Minumungkahi ng mga siyentipiko sa Australia na ang climate change ay isang hadlang sa kapasidad ng mga halaman na labanan ang mga insect predators. Ang patuloy na pagtaas ng level ng carbon sa atmosphere bunsod ng global warming ay pumipigil sa tinatawag na silicon na inilalabas ng mga halaman para maging resistant sa mga insectoid herbivores. Sa patuloy na paglala ng climate change, malaki ang posibilidad na mawala ng tuluyan ang natural protective barrier ng mga halaman. Dahil dito, lubos ang panawagan na maging kaisa tayo sa pagmamalasakit sa kalikasan. Sa papalapit na tag-init, nag-iisip ka na ba ng paraan para ito ay masulit? Bakit di mo subukan ang pag-akyat ng bundok? Kung bago sa iyo ang hiking, huwag mag-alala dahil may isang bundok na tamang-tama para sa beginners. Narito at mapawaw sa ganda ng Mount Batulao. Tara na't sumama sa paglalakbay ni Amor La Rosa. Isa sa mga activities na pwede natin gawin sa ating free time, lalo na sa panahon ng tag-init, ay ang pag-akyat ng bundok. Bukod kasi sa mura na, ay talaga namang mag-e-enjoy ka sa mga tanawin na maaari mong makita, lalo na pag narating mo ang tuktok nito. Kaya tara, samahan niyo ako, simulan na natin ang ating adventure. Dahil ang aming destinasyon ay ang Nasugbu sa Batangas, kinailangan naming magdalawang sakay ng bulls. Ang aakatin naming bundok doon, swak daw sa mga beginner. Makalipas ng dalawang oras at kalahating biyahe, narating namin ang sityo Batulawa. Dito, sumakay kami ng tricycle papuntang barangay kay Laway, Sityo, Balagbag. Halong lubak-lubak at patag na kalsada ang aming binaybay sa loob lamang ng 10 minuto. At dito sa Sityo, Balagbag, magsisimula na ang trek nga na aming tatahakin ay papunta sa Mount Batulao. Nakuha raw ang pangalan nito sa di inaasahang ganda ng kalikasan. Kwento po sa mga ninuno ko po dito, mga matatanda po sa amin, na nagmula pong naka-discover daw po sila ng isang kuweba dito sa likod ng Mount Batulao. Pinasok nila yun, bali may mga kristal daw po silang nakita na naihalin tulad sa mga batong nailaw po. Kaya po naging Mount Batulao po ang lugar namin dito. May madadaanan 3 registration area. Pwedeng pumili mula sa 2 trail mula sa paanan ng bundok papunta sa tuktok. Ang old trail sa silangan at new trail sa kanluran na mas mainam para sa mga beginner. Tuwing buwan ng Enero hanggang Pebrero, kung kailan dominante ang hanging amihan, ramdam ang tuyo at malamig na hangin kapag umakyat dito. Pero ngayong papalapit na nga ang tag-init, ramdam ang kombinasyon ng malamig at mainit na hangin. Taas-baba ang lalakaran sa maalikabok na lupa na minsan ay mabato. Minsan din, kinakailangan pang gumamit ng lubid paakyat. Itinuturing ng minor climb o isa sa pinakamadaling akyatin na bundok sa bansa ang Mount Batulao.
Pero kailangan pa rin mag-ingat sa kabi-kabilang bangina na natatakpan ng matataas na talahib habang papalapit sa tuktok ng bundok. Peak 1. Kaka-peak 1 pa lang namin. Matapos ang 12 peak o rurok na madadaanan at mahigit 3 oras na paglalakad sa tinatayang 811 meters above sea levels na bundok, makikita na nga ang nakamamanghang tanawin. Sulit ang pagod dahil na rin sa sarap ng simoy ng hanging sasalubong sa'yo. Chamin! Bukod sa tagumpay ng pag-apak sa tuktok, iba pa rin ang pakiramdam na mapalapit sa kalikasan na malayo sa Kabiasnan. Mula dito sa Mount Batulao na Sugbu, Batangas, ako si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Susunod, sabay-sabay tayong matakam sa isang easy-to-prepare dessert. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Panahon TV.